kapayapaan. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Hesukristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. At masasaksihan din natin sa Ebanghelyo ang katapatan ng alipin na naghanda't nanatiling gising sa paghihintay sa kanyang Panginoon. Upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka, ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng Langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulukluk sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama lang Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa amin kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Ang mangyayari sa gabing yaon ay ipinagpauna nang sabihin sa aming mga ninuno, upang magalak sila sa kaganapan ng iyong mga pangako sa kanila. Alam ng iyong bayan na ililigtas mo ang mga matuwid at parurusahan ang kanilang mga kaaway. Ang paraang ginamit mo sa pagpaparusa sa aming mga kaaway ay siya rin gagamitin sa pantawag sa amin.
upang kami bahaginan mo ng iyong kaluwalhatian. Ang mga tapat na anak ng mabuting bayang ito'y lihim na naghahandog. Nagkaisa silang sumunod sa mga utos ng Diyos at nagsama sa hirap at ginhawa. Noon pa'y inaawit na nila ang matandang awit na ito ng papuri. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Lahat ng matuwid dapat na magsaya dahil sa ginawa ng Diyos sa kanila. Kayong masunuri, magpuri sa Kanya. Mapalad ang bansang ang puon ang Diyos. Mapalad ang bayang Kanyang ibinukod. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa Kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Mapalad ang ibinukod na bansang hinirang ng Diyos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, Siya ang sanggalan natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit o puon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa'y sa'yo nasasalig. Mapalad ang ibinukod ng bansang hinirang ng Diyos. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, tayo'y may pananalig kung nagtitiwala tayong mangyayari ang mga inaasahan natin at naniniwala sa mga bagay na di natin nakikita. At kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong una dahil sa kanilang pananalig sa Kanya. Dahil sa pananalig sa Diyos, tumalima si Abraham nang siya'y papuntahin ng Diyos sa lupang ipinangako sa Kanya. At humayo siya, bagamat hindi niya alam kung saan paroroon. Dahil din sa kanyang pananalig, siya'y nanirahan bilang dayuhan sa lupang ipinangako sa kanya ng Diyos. Tumira siya sa mga tolda kasama nina Isaac at Jacob na kapwa tumanggap ng gayon ding pangako mula sa Diyos habang hinihintay niyang maitatag ang lungsod na ang nagplano at nagtayo ay ang Diyos. Dahil din sa pananalig sa Diyos, si Sara, bagamat matanda na, ay niloob ng Diyos na magkaanak sapagkat nananalig siya na tapat ang nangako. Kaya't sa mga taong maituturing na halos patay na, ay nagmula ang isang lahi na naging kasindami ng bituin sa langit at buhangin sa dalampasigan. Silang lahat ay namatay na may pananalig sa Diyos. Hindi nila nakamtan ang mga ipinangako ng Diyos, ngunit natanaw nila iyon mula sa malayo. Kinilala nilang sila ay dayuhan lamang at nangingibang bayan dito sa lupa. Ipinakilala ng mga taong nagsasalita ng gayon na ang naghahanap pa sila ng sariling bayan. Kung naaalala nila ay ang lupaing pinangalingan nila, may pagkakataong pang makabalik sila roon. Ngunit ang hinahangad nila ay isang lungsod na lalong mabuti, yaong nasa langit. Kaya't hindi ikinahiya ng Diyos na siya'y maging Diyos nila, sapagkat pinaghanda niya sila ng isang lungsod. At nang subukin ng Diyos si Abraham, pananalig din ang nagudyok sa kanya na ihandog si Isaac bilang hain sa Diyos. Handa niyang ihandog ang kaisa-isa niyang anak, gayong ipinangako sa kanya ng Diyos na kay Isaac magmumula ang magiging lahi niya.
Naniniwala siyang muling mabubuhay ng Diyos si Isaac. At sa patalinhagang pangungusap, nabalik nga sa kanya si Isaac mula sa mga patay. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Magtanod sapagkat di natin talos ang pagbabalik ni Jesus. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag kayong matakot, munting kawan, sapagkat ikinalulugod ng inyong Ama na ibigay sa inyo ang kaharian. Ipagbili ninyo ang inyong ari-arian at mamigay kayo sa mga dukha. Gumawa kayo ng mga lukbutang hindi naluluma at mag-impok ng kayamanan sa langit na hindi nakukulangan sapagkat dooy walang makalalapit na magnanakaw at walang makapaninirang tanga. Sapagkat kung saan naroon ang inyong puso, naroon ang kayamanan ay naroon din naman ang inyong puso. Maging handa kayo at sindihan ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga taong naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon mula sa kasalan para pagdating niya ay mabuksan agad ang pinto. Mapalad ang mga alipin na abutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, maghahanda siya. Padudulugin sila sa hapag at maglilingkod sa kanila. Mapapalad sila kung marat na niya silang handa. Dumating man siya ng hating gabi o madaling araw siya dumating. Tandaan ninyo ito, kung alam lamang ng puno ng sambahayan kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Kayo may dapat humanda sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan." Itinanong ni Pedro, "Panginoon, sinasabi po ba ninyo ang talinghagang ito para sa amin o para sa lahat?" Tumugon ang Panginoon, "Sino nga ang tapat at matalinong alipin? Hindi ba siya ang pamamahalain ng kanyang Panginoon sa sambahayan nito upang magbigay sa ibang mga alipin ng kanilang pagkain sa karampatang panahon? Mapalad ang alipin iyon kapag dinatnan siyang gumagawa ng gayon pagbabalik ng kanyang Panginoon. Sinasabi ko sa inyo, pamamahalain siya ng kanyang Panginoon sa lahat ng ari-arian nito. Ngunit kung sabihin sa sarili ng aliping iyon, matatagalan pa bago magbalik ang aking Panginoon
At simulan niyang bugbugin ang ibang aliping lalaki at babae, at kumain, uminom, at maglasing. Darating ang Panginoon ng aliping iyon sa araw na hindi niya inaasahan at sa oras na hindi niya alam. Buong higpit na parurusahan siya ng Panginoon at isasama sa mga di tapat. At ang aliping nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon, ngunit hindi naghanda ni sumunod sa kalooban nito, ay tatanggap ng parusa. Ngunit ang aliping hindi nakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at gumawa ng mga bagay na nararapat niyang pagdusahan, ay tatanggap ng magaang na parusa. Ang binigyan ng maraming bagay ay ahanapan ng maraming bagay. At ang pinagkatiwalaan ng maraming bagay ay pananagutin sa lalong maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Palapakan natin ang Poong Jesus Nazaret. Kamusta po ang inyong tulog kagabi? Ha? Okay ba? Sigurado? O nakatulugan nyo lang na paano kaya ang pagkain bukas? Paano kaya yung mga bayarin bukas? Paano kaya ang pagkain bukas? Nakakatulog ka ba na isip ka ng isip na mga bagay na pinoproblema noon, pinoproblema mo na ngayon, poproblemahin pa sa hinaharap pa lang. Kaya tuloy, pagising mo, hindi ka ba nagugulat sa salamin? Pagising mo, bakit ang pangit ko? Relax. Maganda kasi po, no, sa bawat gabi, dapat gano'n, no, masanay tayo. O kaya ugaliin natin na bago tayo matulog, ano ba nangyari sa buong araw? Ano ba nangyari sa buong araw? Na parang kinakausap natin ng Diyos, ng Lord, no, kung ano man yung kakulangan, ano man yung mga maling nagawa ko, sana patawarin mo ako. Ano man yung mga naging inaisip mo, no? Kasi hindi mo alam kung mabubuhay ka pa ngayon. Pero buhay ka ngayon. Tingnan nyo nga yung katabi ninyo, buhay ba yan? O mabuti pang hindi na nagising? Ha? Kasi ito ang isang realidad. Minsan ako po, no? Pagdating sa usapin ng kamatayan, hindi ko po ito kinakatakutan. Hindi ako nagnanak on wood na para bang, ay, wag naman sana, wag naman sana. Kasi lagi naman sinasabi sa atin, dapat lagi kang handa. Maging handa ka. Kung babalikan ko lang po, no? Last week, ang ating ebanghelyo, mayroong lumapit kay Jesus at nagsabi, Panginoon, sabihin niyo nga po yung kapatid ko, ibigay sa akin yung mana ko. Marahil hindi nagkakasundo sa pera, hindi nagkakasundo sa yaman, sa mana. Pero sabi ni Kristo, pumunta ba ako dito para dyan? E malinaw na yung sagot, huwag mo nang problemahin, hayaan mo na. Kaya nga ngayon sinasabi din, ipamigay mo na ang ari-arian mo. May panahon para tayo mag-ipon, may panahon para tayo mag-accumulate, no, ng mga bagay. Pero may panahon na dapat alam mo din na ito ay unti-unting dinidispose. Dahil yun yung magiging susi, yun ang magiging ipon natin sa langit.
Masabihin niyo nga sa katabi ninyo, malapit ka na. Sige. Hindi nga dapat matakot, di ba? Sabi nga eh, huwag kayo matakot. Kasi kung talagang ikaw ay tapat at matalinong alipin, hindi ka matatakot. Ano mang oras siya dumating. Maswerte nga po minsan yung mga, alam nyo, minsan attitude lang talaga eh. No? Yung maging positibo ka lang, kahit na may mga problema ka, maging positibo ka lang talaga eh. Minsan, kapag may sakit ka, at least alam mo, no, alam mo na po pwedeng malapit na itong sakit na ito, tanda ng katandaan, o kaya naman tanda ng kapabayaan, kaya ka nagkasakit. Pero isang paalala na, realidad, po pwedeng mawala ka dahil sa sakit na yan, anong ginagawa mo? Mas nagiging mabuti ka na bang tao o mas nagiging pangit ang ugali mo kasi sakit-sakit na kadaw ako? Imbis na maging mabait, nagiging masungit. Minsan yung sakit, no, paalala yan na, tingnan mo naman nangyayari. Binibigyan ka pa ng pagkakataon. Pwedeng makipag-reconcile, pwedeng ayusin ang relasyon, o itama yung mga bagay na nagawa mo. Ano ba, nandito ka ba para sabihin sa Diyos, bigyan mo pa ako ng mahabang buhay? Lagi bang ganon? Tingnan nyo nga ulit yung katabi ninyo kung nagre-request pa ng mahabang buhay yan. Sige nga. Kasi hindi yung mahabang buhay. Maikliman o mahaba, paano ka nabubuhay? Yun din yung magandang masagot mo eh. Paano ka nabubuhay? Mahaba nga, pero mababaliwala naman. Sabihin nyo nga ulit sa katabi ninyo, huwag kang matakot. Kanina po, no, biglang pumasok sa akin yung karanasan nung last June, no, last June, nung ako po ay ma-aksidente, no, yung ma-total wreck yung sasakyan ko, 10 sasakyan, isang truck, no, talagang sandwich ako nung sasakyan na truck. No? Pero alam mo, hindi mo pala mararamdaman kung may tusok ka na dito, may tusok ka na doon, o kung basag na ulo mo. Hindi mo pala mararamdaman yun, no? As in, wala, no? Eh kaso, nakaligtas pa ako, nabuhay pa ako. Paglabas ko ng sasakyan, paano ko nabuhay doon? Kinabukasan, doon pa lang yung, may sugat pala ako. Masakit pala yung dito. Masakit pala yung liig ko. Hindi mo pala mararamdaman yun. Kaya huwag ka matakot. Yung sakit, mararamdaman mo. Yung hirap, mararamdaman mo pa yan. Pero pag ganun pala, no, hindi mo alam kung anong oras, kailan. Pero may mga pagkakataon na mabubuhay ka pa. Ay, sabi ko ba? Grabe, no? Ano pa kaya ang kailangan kong gawin? Yan. Bakit pa ako ngayon nakakatayo pa? Makakalipat pa ng ibang assignment? Pero yun sana po, no? Kung sakali man, no? Naging tapat ba tayo at matalinong alipin na ginampanan ang ating responsibilidad? Naging nanay, tatay ka ba? Naging anak ka ba talaga? Naging kaibigan? Naging mabuting mamamayan ka ba? Yun yung pagiging tapat at matalinong alipin. Mahirap po yung hanggang ngayon. May edad na tayong lahat. Hingi ka pa rin ng hingi sa Panginoon ng mga bagay-bagay na pinoproblema ng marami na hindi naman talaga yan yung kailangan na. Hindi sa pagiging morbid o kung ano man, no? Pero
It's a matter of attitude. Paghandaan mo ito at maging handa ka dapat. Ipagkakaloob naman ng Diyos lahat ng kailangan natin eh. Siksik, liglig, umaapaw pa. Pero kung doon lang nakatuon ang buhay mo, ang energy mo, ay sayang. Kaya, enjoyin mo na ang buhay. Uy, enjoy. Chillax. Ano yan, no? Nagre-relax na siya. Yan, naglalaro lang siya. Relax lang, ha? Mahirap yung maabutan tayo na may sama ng loob. Mahirap yung maabutan tayo na may no, kaaway o may inaaway. Mahirap yung makatulugan na lang natin yung lahat ng problema. May problema kahapon, ngayon nabuhay ka, may panibagong buhay naman. Kasi yun ang gusto ng Diyos na ibigay sa atin. Buhay. Buhay na masaya. Buhay na walang hanggan. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Pukawin mo ang aming mga puso, Ama, nang kami maging laging handa sa aming pagiging masigasig para sa mas ikararangal mo at ng kapayapaan ng sangnilikha. Buong puso kaming dumadalangin, Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa simbahan, gawaran mo si Papa Francisco, ang mga obispo, pari, diakono, at kaming mga laiko ng pusong laging handang makinig sa mga pamayan ng aming pinaglilingkuran at mga taong aming nakakadaupang palad. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa lahat ng mga lingkod bayan, gawaran mo sila ng pusong laging pinipili sa lahat ng pagkakataon ang kapakanang pangkalahatan. Maghari nawa ang katotohanan sa kanilang puso at isipan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga nakararanas ng matinding paghihirap, gawaran mo sila ng pusong bukas at sensitibo sa paggalaw ng iyong espiritu. Pukawin mo ang puso ng mga taong nakakasalamuha nila tungo sa pagbibigay ng tulong na lubos nilang kailangan. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Para sa mga mahal naming namayapa, yakapin mo sila pabalik sa walang hanggang pagtatalamitan ng iyong puso. Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin.
Manalangin tayo. Ama, gawin mo kaming mga handang lingkod ng iyong kaharian. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Naalak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maiyain sa pag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdaan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan. Ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong kagandahang loob, kami ay iyong ibinukod upang iyong maitampok sa kadakilaan mong lubos. Ikaw na kahit na ikaw ay aming tinalikdan dahil sa aming pagkasalawahan, gumawa ka pa rin ng magandang paraang may manguna sa amin para ikaw ay balikan. Kaya't ang iyong minamahal na anak ay naging isa sa mga taong hamak upang may kapwa kaming makapagligtas sa aming pagkapahamak at pagkaligaw ng landas. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawin ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo na pumuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob nito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagan at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan.
Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at tugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pag-inapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Buong kababang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat.
Ito ang Kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po. Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati